Tulfo raw ang posibleng ilalagay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kinuna namin ang pahayag si Tulfo sa isang text message sa News 5. Ayan o, sabi niya, basta makatulong, why not poknat? Alam mo, dapat ganun ang sagot mo eh, no? Basta makatulong, why not poknat? Ako gusto ko ito ma-appoint. Honestly, gusto ko ma-appoint to. Dati nga eh, munti ka na ma-appoint to, hindi nyo lang alam. I was expecting na ma-appoint na nga to dati. Hindi ko lang alam kung bakit anong nangyari. Anyway, ako ito ha. Wala akong problema sa mga bagong appointment. Tinatanong lang ngayon ng taong bayan na paulit-ulit din na tinatanong ng ilang mga politiko, asa na ho yung unity? Asa na ho yung sinasabi ninyong unity, President-elect Marcos? Asa na ho yung kampanya niyo noon na unity? Hindi ba? Hindi ko naman sinasabing hindi magagaling yung mga in-appoint nyo ngayon, pero kung yun ang inyong battle cry nung panahon ng kampanya, di sana gawin nyo ho ngayon. Ngayon pa lang, malalaman na kaagad in 100 days. Ulitin ko ha, baka yung mga nakikinig na naman, sasagot na naman, move on! Nag-move on na kami, pero hinahanap lang namin yung katangian na meron si Yorme. Sana ganun din ho si Marcos. Yung bilis kilos sa lahat ng mga tumakbong presidente. Lahat naman yan bright. Kaya nga, umabot niya sa ganyang punto eh. Bright yan si Marcos, bright si Lacson, mabuting tao si Pacquiao, si Lenny. Basta si Lenny. Pero ang pinaka-point lang dito, hindi lang ho bright, hindi lang ho mabuting tao. Dapat po mabilis kumilos. Rekomenda ni Senadora Aimee Marcos sa kanyang kapatid na si President-elect Bongbong Marcos na bumuo ng team of rivals sa kanyang gabinete. Ito yung mga miyembro ng kalaban. Hindi ko talaga maintindihan eh. Iniisip ko na maigi, bakit kailangan niya manawagan in public? Weird. Kahit nga noon eh, nung before the winning the election, during the campaign, nanawagan siya sa mga tao na, wag muna kayo mingi ng pwesto sa kapatid ko. Panalo niyo muna yan. Bakit kailangan manawagan? Ano yun? Hindi. Ako, sa totoo lang, medyo, bakit kailangan manawagan in public if you can say it in private? Ano, sige nga, baka mali lang ako sa iniisip ko. Pwede ho bang explain nyo sa akin? Hindi ho yung 1 year ba ng pinag-uusapan natin, hindi ho yung mga kandidatong natalo. Ang pinag-uusapan natin, mga professional na hindi sinuportahan si Marcos, ngunit close sila sa, maybe sa liberal, close sila kay Robredo, o close sila sa ibang mga partido. Kasi remember, napakaraming partido. Do you understand what it means to have a party? Ibig sabihin ng party, may partido yan, may mga tao yan, meron niyang mga profesional na sumusuporta, may prinsipyo yan. Halimbawa, sa Action Demokratiko, may mga tao yan na magagaling, matitikas, mga profesional. Bakit hindi ho tayo magtanong doon? Action Demokratiko, liberal, party, meron ho ba kayong gusto, sinasuggest na makasali sa gobyerno? Tipong ganon. Hindi ho yung mga kandidato ang sinasabi ko. Pirma na lang ni Pangulong Duterte ang inihintay para formal na maging batas ang panukalang naglalayong gawing panghabang buhay o permanente na o ang visa po ng birth, death at marriage certificate. Ang hindi ko maintindihan kasi kailangan every di ba, kunwari kukuha ka ng birth certificate dahil kailangan sa mag-apply ka ng visa. Pag tiningnan yung birth certificate mo, expired na ito. Birth certificate ko expired? Ano yun, namatay ako? Uli? Namatay ako kasi kailangan ko uli kumuha ng birth certificate para mabuhay? So, pag expired pala, mababago yung nakasulat doon. Hindi, di ba ho? Kasi when you say expired, kuwari sa pagkain o sa dilata, kaya na-expire na bulok, hindi mo na pwedeng kainin. Na? Kasi wala nang pakinabang. Masama na, bawal na. Sisiratsan mo, kung ano-ano. Pero yung birth certificate mo, pag nag-expire, ano yun? Nagbago yung birthday mo? Nabago yung pangalan ng tatay-nanay mo dahil na-expire? Hindi ko talaga maintindihan ng logic nun eh. Kung bakit kailangan i-renew lagi yung birth certificate? Ano yung para dagdag kita ng gobyerno? Ang Management Association of the Philippines, kung saan kasalukuyang Pangulo si Pascual, kumpiyansang makakatulong siya sa maliliit na negosyante. For Fred, I think he knows what he's going to do. Of course, with DTI, it's going to be a lot of uplifting in the SMEs. I think the Filipinos are one of the best business people. You give them a space, automatic may sari-sari, so automatic they would know how to sell. Alam mo ha, maraming dito ha, maraming nagulat sa appoint. Kaya kasabi ko sa inyo eh, give chance muna kay Marcos din. Ha? Although, I have my
may reservation in some areas with regards to the economic team. Oh, para English yun. Hindi, kasi ganito. Okay yung mga nilagay na economic team ni Pangulong Marcos. Pero, ito lang ang sa akin. Sana po, itong mga kinuha niya talaga, meron din somehow, hindi out of touch sa gusto ng tao. Kasi baka lang ha. Ito, iniisip ko lang ho ito. Ito, aking lang iniisip. Baka lang naman. Sabi ko nga eh. These people na nilagay sa economic team ni Marcos, ito ho yung mga negosyante. Ito ho yung mga masasabi nating professional. Tama naman din ho yun. Kaya lang, baka mamaya yung interest lang ng mga business owners, even if it's a small or medium enterprise or yung talagang mga mayayaman, ang isipin nila. Dapat din po sana magkaroon din ho ng somehow worker, representing worker doon ho sa grupo. Para naman din yung interest ng mga manggagawa. Pang problema ang napipintong food crisis na harapin ng bagong administrasyon. Mahal na presyo, manipis na supply ng trigo, pagsipa ng farm inputs na makakaapekto sa supply ng pagkain. We have to just increase production and baka mapilitan pa rin tayo mag-import. The importation was forced on us. Analyzed, paralyzed. Yan yung sinasabi ni Yormie noong pampaulit-ulit, diba? Yung analyze tayo ng analyze, paralyzed tayo. At tulad nito, yung problema sa food security na, diba, yung patatas. Ano ang sagot? Pag-aralan muna natin. Sa Tagalog, tatagalogin ko yung sinasabi niya. Pag-aralan natin kung kailangan ba mag-import o i-increase na lang natin yung production para mas magmura, diba? Ano yung gagawin mo o ano yung i-implement mong policy? Pakisagot ng specific . Ano yung i-implement mong policy para mas dumami ang production ng halimbawa yung sa patatas, di ba? Yun yung tanong . Ano yung gagawin mong polisiya para dumami ang production? Ano ang sagot? We have to just increase production and baka mapilitan pa rin tayo mag-import. The importation was forced on us because our production, the problem is that the production was not sufficient. Pero I'm not saying na mahina siya ha. Magaling siya. Naman, increase yung production para hindi na mag-import. Pag hindi naman na-increase yung production, paramihin ng kung ano man meron tayo, we really have to import. But the question is, again, how to increase production? At sinasabi ko na sa kanila, ito yung mga dapat natin gawin, ito yung mga hihingiin ko sa inyo. First priority is always going to be the economy. Ang kasalukuyang BSP governor na si Benjamin Jokno, itatalaga niya bilang finance secretary. Papalit kay Jokno sa BSP, si BSP Monetary Board Member Felipe Medalla. Pamumunuan naman ni dating UP President at Presidente ng Management Association of the Philippines na si Alfredo Pascual. Alam mo, in fairness naman, pagdating ko sa economic team nito, mahusay, magagaling ho yung mga nilagay, mga professional. Ibig sabihin, talagang ito ho yung mga nanilbihan sa mga dating pangulo at mahuhusay. Ibig sabihin, marami na ho silang track record na magagaling sa ekonomiya ho itong mga inilagay. Dahil diyan, palakpakan. Ibig sabihin no, hindi lang hindi ho siya naglagay ng loyal lang na economic team. Ibig sabihin naglagay ho talaga ho siya ng maayos. So okay ako diyan, okay. Panalo ho yung mga nilagay niya.